Pag-uusapan natin ngayon guys ang limang elemento bago mabuo ang nakaw or ang salitang pagnanakaw. So, kailangan itong limang itong senaryo ay kompleto para masabi natin o para masabi ng isang prosecutor o ng isang pulis o ng isang abogado na ang isang tao ay mayroong nagawang pagnanakaw or theft kung tawagin na kaso. So, pag isa sa mga ito ay nawawala, ay hindi masasabing nakaw. Kaya nga kung tawagin ito ay limang elemento ng pagnanakaw, ng kasong pagnanakaw. Okay? So, by the way, kung first time ka sa aking channel, no, ako nga pala ang inyong lingkod, pulisya ko. Hindi po ako abogado, so isa lamang po akong criminologist. So, malaki po ang pagkakaiba ng isang abogado or ng isang criminologist. Okay? So, ngayon, pag-uusapan natin ang salitang pagnanakaw. So, Tagalogin lang natin. Okay? So, ang limang elemento. Ang unang elemento nito ay ang tinatawag na number one is taking of property. Okay? Kailangan mayroong property. Oh, ang property that necessary, malaki ang amount o maliit. So, sabihin na natin, mag-start tayo sa amount na 8 pesos. So, nabanggit ko before, no, sa halagang 12 pesos ay nakasuha ng isang tao. So, ngayon, babaan pa natin, 8 pesos in any pera man yan or bagay. Basta ang halaga ay 8 pesos, pwede nang i-charge yung isang tao ng pagnanakaw. Okay, tandaan po natin yung amount. 8 pesos. Okay? So, isang elemento ay taking of personal property or property. O may kinuha siya. Okay? Ito po ang tanda na may kinuha na bagay na may value. May value, ha? Yung may value. Kapag walang value, kinuha niya, eh, paano ka man maghahabol? Wala naman niyang value. Okay? Okay, number two is the property belong to another. So, hindi kanya. Properties belong to another. Ang kinuha niyang property ay hindi kanya. Hindi sa kumuha. O pwedeng sa'yo, o pwedeng sa ibang tao, o pwedeng sa corporation. Basta hindi kanya. Okay? Number two. Tandaan po natin, ha? May kinuha. Ang kinuha ay hindi kanya. Mayroong value, ha? So, ang value ay, sabihin natin, imagine natin na 8 pesos pataas. 8 pesos. Okay? Dalawa na. So, ang number ting elemento ay ang pagkuha ay mayroong intensyon. Kung sa English ay taking away was done with intent to gain. So, may intention na pag-a-advantage. May gain. Intent, ang keyword dito ay intent to gain. So, in Tagalog, mayroong pananamantala. Okay? Tama ba? So, i-correct nyo ako kung mali yung Tagalog ko sa gain. Pananamantala. May intention na pananamantala. Okay? O, saan na tayo? Number four na elemento. Ang pagkuha or taking away was done without consent of the owner. So, yung pagkuha ng property ay hindi pinaalam sa may-ari without consent of the owner. O, yan po. Hindi nagpaalam sa may-ari. Okay? So, pag nagpaalam, ay hindi po masasabing nagnakaw yun. Kasi pinaalam eh. Ang sabi sa elemento ng batas, limang elemento, kailangan mabuo mo yun bago natin masabi na nakaw o nagnakaw ang isang tao. Diba? O, last na to. Make sure na tapusin nyo. The taking of property accomplished without violence or walang pangnanakot. Walang
intimidation. Okay? So, tandaan po natin, kapag mayroong pananakot dyan, hindi yan pagnanakaw ang pwedeng i-charge. Robbery. So, yun lang pagkakaiba ng dalawa, yung between versus robbery versus theft. Okay? So, may walang violence or walang pagpuwersahang pagkuha. Pagpuwersahan, robbery yun. O, malinaw po tayo, ha? So, ang galing, di ba? So, Tagalog na Tagalog. At maraming salamat sa pagsuporta nyo, no? At sana i-share nyo itong video to at i-click ang notification bell para updated ka. At kung gusto mo naman, mag-subscribe ka at i-click mo ang notification bell para may kaibigan kang criminologist. Ay ba? So, maraming salamat sa inyo. I hope na naintindihan nyo ang salitang nakaw. So, iyon lang po yun. Doon lang po umiikot sa limang yun. Ang kasong mga elemento pala. Yung mga elemento ng nakaw. Kailangan kompleto yung limang yan. Kapag ang isa dyan ay nawala, ay hindi mo masasabing nakaw yan. Okay? Maraming salamat. Thank you for watching. At muling nagsasabi, no, hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching.